This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na pato. This episode is brought to you by Dr. Lourdes Capulong. So, tumutugtog ka with your rockabilly band. Mm-hmm. Okay, Bones and the Boneyard. Mm-hmm. Boneyard, Boneyards. Boneyards. Okay, with an S. You're gaining notoriety because hindi naman, maliban kay Cynthia Alexander, sino pa ba mga matitikas ng bayista sa Pilipinas? Lalay. Si Lalay. Urban Dub. Ikaw. So ngayon, nagbubuo si Sir Ellie ng All Girls na hindi banda. Pa yun. Hindi pa to. Oh my God. May US tour sila. Okay. So ito yung start. Ay, Miss Tourism US na naman ang dating. Exactly. May US tour si Ellie. Tapos ako, nasa bus ako, papunta akong school. Okay. May tumawag sa akin. Sino tumawag sa'yo? Shout si Pepay. Natin. Si Pepay. Pepay. Ganda naman ang pangalan niya. Road manager ni Ellie. Okay. Imagine ko naging Pepay. Anyway. Okay. Pepay! Tapos, nag-call siya if game ako dun sa gig. Sabi ko, sige. Tapos, pinasahan ako ng 21 songs. To be memorized and learned in how many days? 2 days. What then the fly. Tapos... Wait. 21 songs. Yeah. Okay. Hindi mo kilala si Mr. Ellie Buendia. Hindi. Kilala mo lang si Disconnection Notice. Hindi po. Oh my goodness. Ano nakita mo yung mga kanta, anong inis mo? Ay, magko-cover siya. Nabaliw ako. Kaya galit na galit ako kay Buddy Sabala. Bakit mo hinirapan? Magaling. Okay. Yun yung next topic. Bago natin gawin yung US tour and all. Si Buddy Sabala, I've known him since they started eh. Mm-hmm. And I've always admired the way he played the bass. Mm-hmm. Please tell me, how important was his bass lines sa mga kanta ng Eraserheads? Siguro si Buddy yung nagbibigay ng groove bukod sa mga melody nila, kuya. Nagkaroon ng character eh, parang... It could have been played simply eh, di ba? Yes, pero may distinct tone eh, may distinct na bass line. Kasi pag pinlay nyo yung Eraserhead songs... Tapos na kuha nyo yung kung paano mag-play si Buddy Sabala, matutugtog mo lahat eh. Kasi iisa direction eh. Alam mo na kung saan siya papunta. Kaya nakakatuwa. So hindi siya, so may science, kumbaga may pattern. Hindi may siya, pattern hindi si siya Buddy. Hindi siya alatsyamba. Hindi. So now that nakabukas ang isip mo kay Buddy, would you know if Buddy was to play a new song, you being Buddy Sabala, mm-hmm. mahuhuli mo siya? Feeling ko. Mauli kita. Yari ka kay Ernest. Ang lakas ng loob. Sorry po. Okay, so now, eto na, 2 days to memorize mm-hmm. 21 songs. Yeah. Pero nakita na kayo ni Ellie, hindi pa? Hindi pa. Nakita kami what? Last day bago lumipad. Yun yung rehearsal. So anong feeling nung nakita mo si Ellie? Anong impression mo sa kanya? Hindi ko kasi siya talaga kilala. Parang lately ko na lang nalaman na sikat siya, na ganun iniiyakan siya. So, tawag ko sa kanya, sir. Sabi niya, wag mo na ako, Sir Ellie na lang. So tinawag ko siyang Kuya Ellie. Tapos nag-practice kami. Alam ng mami at daddy mo na tutugtog ka kay Ellie Buendia. Mas definitely kilala nila si Ellie Buendia. Yung tatay ko. Oo. Tatay ko lang. So, nag-practice kami. Nagpaalam ako sa nanay ko na... May gig kami. Ganun lang ako eh. Ma, may gig kami sa ganito, ganyan. Wala nang ibang information. Yun lang. Taray. Okay. Tapos nag-play kami, nag-practice kami, then pack, lipad ng New Jersey. First gig. First gig ko sa kanya, New Jersey. Hindi ko sila kilala lahat. Sila wala, Wendy. Wala ka pang boyfriend ito? Wala akong boyfriend nung time na yun. Nung time na yun? Teka. Minalagpasan tayo. Wider. So, winawan time mo ako. So, kailan dumating yung unang boyfriend? Kailan ba? 20? Lyceum days na to? Mm-mm. Parang patapos na ako ng school. Pabayad ka? Patapos na akong hindi pumasok. Okay. So, kaya ako tinatanong is, musician tong si... Ex ko. Oo. Mm-mm.
So, ano siya, gitarista? Drummer. Oh, terno. Drummer, yeah. Pero hindi kami nag-jam. In never. So, wala? Siguro hindi kami compatible. Okay, okay. Tapos? Bupat finger. Okay. Okay, tapos, siya may hang-up? Sikat ba yung banda niya? Or? Franco. Drummer ng Franco. O pwede, sikat. Diba? Drummer, mm-hmm. Okay. Kasabayan niya si Bowie nung time na yun, hindi? Hindi ko lang alam. Kasi si hindi, Bowie, hindi. Kasi si Bowie yung unang, oh, ano, diba? Yun yung umalis na sila, nagpalit ng bago. Yun okay. Yung bago. So ngayon, so wala kang boyfriend, papunta ka na ng US, mm-hmm. Hindi mo kilala sina Kuya Wendell. Hindi. Sino yung personnel ni Ellen nung time yun? You on bass, Wendell on drums, si Audrey na on guitars? No pa, wala pang Audrey. May keys noon si Nikki Cabardo. Okay. Tapos Nitoy Adriano. Nitoy. Yun yung nakilala ko. So mala octaves ang... Yes, yung vibes. Oh. Tapos nag-fly kami New Jersey. Pagdating, nag-practice kami. So nandiyan yung mga producer. Na-overwhelm ako. Nag-blank ako sa gitna ng practice. Kasi? Sa kaba. Because na-realize mo na siya si Eli Buendia, hindi pa? Na-realize ko na nasa ibang lugar ako, tapos hindi ko kilala yung kasama ko. Na hindi ka nagpaalam sa mami mo? Tapos nandiyan yung mga producer. Tapos sabi ko, CR lang ako. Tapos pag CR ko, umiyak ako. Sabi ko, ba't ako nandito? Anong ginagawa ko? Bakit ko ito tinanggap? Tapos iyak ako. Tapos paglabas ko ng CR, namamagay yung mata ko. Sabi, how many shows? 5-6 Wow. So mawawala ka ng a good 3 weeks. Mm-hmm. Right? Always. Isang buwan. Oh. Tapos sabi ni Ellie, tara na, mag-bar na tayo. Kasi yun yung time na namatay si Prince. Yeah. Tapos pumunta sila sa bar ni Prince. Eh, underage ako. So 17? Nasa car lang ako. That time, hindi ako pumasok ng bar. Tapos kinabukasan, 6 a.m., tumawag si Ellie, gising ka na. Sabi ko, opo kuya, okay, punta ako dyan. May dala siyang gitara, doon kami nag-practice. Wow. Doon namin in Hearst. Kaya nakuha niya yung loyalty ko and respect. Kasi, alam mo yun, hindi naman niya kailangan gawin yun eh, exactly, di ba? Exactly, bayad ako eh. Uh-huh. Hindi niya kailangan gawin yun. Trabaho ko yun eh. How is he like a boss? How is he as a boss? Hindi ko siya na-feel na boss. As in, gentle siya eh, sa lahat. Pantay kami lahat eh. Magtatanong yan kung kumain ka na or... Masik aso? Hindi naman, pero matik eh. Pag kunyari nahirap, kanina nahirapan kami sa bag, yeah. Kinuha niya yung bag ko, o kaya akit niya yung mga bag namin lahat, kasi puro kami babae. Kumaga hindi, wala, hindi ko na feel na boss. Ikaw ang naging go-to bass player niya? Kasi after nung tour, akala ko last ko na yun eh. Really? Kasi, alam mo yun, nirehearse ako sa room, yeah. Hindi ko alam yung gagawin. Kala ko hindi na ako kakausapin. Text siya, sana tugtugan mo pa rin ako sa Pilipinas. Ang sweet. Yeah, sobra. Tapos doon na nag-start. Ano sinabi mo nung sinabi, sana tugtugan mo pa rin ako sa Pilipinas? Ano sabi ko, game. Dollars yeah. Ba? Dollars? Dollars. May per DM pa dyan. Tapos yun ah. First gig ko sa Pinas sa kanila sa Araneta. Doon na nagtuloy-tuloy. And this ano eh, I mean, playing for Ellie sa Philippines placed you underneath the microscope eh. So mm-hmm. Now people are gonna wonder, okay, sino tong babaeng to, di ba? Exactly. Mm-mm. How did it change your life, yung part na yon? This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na patok. Kasi ang daming fans ni Kuya eh. Tapos, babae, matakaw sa mata, nakilala ko as basis niya. Yeah. Tapos, dire-diretso na yan eh hanggang ngayon. So, parang nakilala ko as talagang basis niya.